Hello guys, welcome back po sa iEMsicat Vlogs. Ngayon po sa ating video tutorial na to, ang gusto ko pong i-discuss sa inyo at ituro sa inyo is regarding po sa paano po tayo nagsiset up ng ating coast navigational warning areas para po sa ating Inm-C, especially pagkapapunta po tayo ng Australia. Okay. Yung setup po ng coast navigational warning area ng ating Inm-C ay ginagawa po natin especially pagka pumupunta po tayo ng Australia. Since yung Australia po ay hindi po nag-ooperate ang NavTech sa lugar nila. Okay? Tapos po, pag pumupunta rin tayo ng Australia, pag nagkakaroon po siya ng inspection, especially ng mga port state, so hinahanap po nila or tinitignan nila kung yung Inm-C mo is naka-activate yung mga areas. Actually, letter po yun eh, makikita natin kung naka-activate po yun sa ating Inm-C. Kasi, pag hindi po siya naka-activate, wala po tayong marireceive ng mga navigational warnings at meteorological warnings dun po sa area na yun. So, una po, sa lahat, itong sa video, pakita ko po sa inyo. Ayan po, ayan, yung NavTech, no? So, ito pong footage na to, ayan, ito pong footage na to, actually, isa nung nag-pass po kami ng Australia. So makikita niyo po diyan na Area 10. Ayan, sa Australia. So kung makikita po natin yung NavTech natin is wala pong information na nare-receive. Okay? So unang-una, discuss po ba natin para saan po ba yung NavTech? Okay? Okay, sabi dito ayan. NavTech or yung navigational telex is an international automated medium frequency direct printing service for delivery of navigational and meteorological warning and forecast as well as an urgent maritime safety information to the ship. So napaka-importante niyan kasi direct printing po yan. So pag naka-receive siya ng mga navigational warnings, meteorological warnings, tulad kunyari may mga bagyo or mga marine safety information, so re-receive niya. Dahilanan po kung bakit kailangan natin i-set up ang ating Inm-C is dahil sinasabi ko nga po sa inyo na yung Australia is hindi nagpa-function ng NavTech sa kanila. So meron po akong surf ng information dito sa kanilang libro. Ayan. So ito po ay galing po sa AHP20 ng Australia na book na ito, nagsasabi dito sa 8.3.1 NavTech, sabi dito, Australia does not operate a NavTech service due to Australia's longest coastline and the limited range of NavTech service. So yun, gin-justify po na talaga yung Australia is hindi po nag-ooperate ang NavTech sa kanila. So kailangan po natin na bago po tayo dumating ng bago po tayo mag-pass sa kanilang mga territorial waters, kailangan po is naka-set up po ang ating Inm-C. So eto naman pong picture na to. Ayan, kung makikita nyo dito, ayang picture na yan, yan po ang Navarea X and Coast Tal areas. Kung makikita nyo diyan sa picture na yan, makikita nyo may mga letters siya sa corners, di ba? A, B, C, D, E, F, G, and so on and so forth. Ayan. Diyan po, ayan po yung kailangan natin i-input yung letter na yan. Depende po sa daraanan natin pag pupunta po tayo ng Australia. Let's say, galing po tayo ng Jumart Pass. Okay? Kunyari, galing po tayo dito sa area na to. So, pababa po tayo, papunta po tayo kunyari ng Kurugang. Okay? Sa Newcastle. Papunta po tayo dyan. So, lahat ng madadaanan po natin sa biyahe natin, kailangan natin i-activate sa ating Inm-C.
So kung from here, dadaan po tayo sa B tsaka C. So kailangan po natin i-activate yung B and C ng ating Inm-C. So sa video po na to, papakita ko po sa inyo kung paano po natin sineset up ang ating Inm-C para makareceive po tayo ng mga coastal navigational meteorological services na galing po sa kanila. So panoorin po natin itong video. So pupunta po tayo dito sa EGC. Puntahan po natin ang satellite coastal area. Ayan. Tapos ayan, i-enable lang po na atin 'yan. Okay? So kung makikita nyo, ayan. So kung kanina, sabi ko nga sa inyo, kunyari, nandito po tayo sa area na to. Nandito po tayo kunyari sa area na to, papunta po tayo ng Kurugang sa may Newcastle. Madadaan po tayo sa kunyari Alpha, Bravo and Charlie. So lahat po yan i-activate natin or i-enable natin. No? Enable po natin yan. So ganito lang po. Yan. Sa video makikita nyo po yung A, B and C kailangan i-enable po natin. So, ayan. Ayan. Makikita yung enable and disable. Ganun lang po. Pupunta ka sa EGC. Ibalik natin ha. Balik natin yung video. So, ito sa Inm-C po natin to ha. Sa Inm-C console natin. So, yung Inm-C natin sa barko, ganito po yung itsura no. Ayan. Ganyan po yung Inm-C. Ito po nasa kanan ng side. Yan po yung Inm-C natin. So, yan po yung setup natin para mag-print po siya ng mga coastal navigational warnings and meteorological warnings. So, ipi-play ko po ulit itong video. Okay? So, pumunta po siya sa EGC. Ulitin ko po. Enter niya. Tapos, pumunta sa satellite coastal areas. Ayan. So, i-enable mo lang po yung ABC since doon ka po papunta kunyari sa Newcastle. Ko lang po yung mga katulad po nitong itong layout na to. Ayan, itong layout na to actually makukuha niyo po to sa diagram pala na to. Itong diagram na to makukuha niyo po to sa AHP 20 na Australia, yung libro nila. Ito meron din po tong projection ng ganito. Makikita naman natin sa ILRS volume 5 or yung GMDSS. Makikita nyo rin po ito. Mapiprint ko rin to doon. Pagka-print nyo po siya na nanggaling doon sa GMDSS, ganito po yung makikita nyo. So, ganun. Parehas lang din naman yan. So, yung projection yan, ganyan. So, ganun lang po. Ganun lang po yung pag-setup ng ating coastal navigational warning areas. From A to H yan po yun. At I hope na sana po nakatulong ako sa inyo in a little way. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At i-like po natin yung video, i-share natin sa mga kaibigan natin. At huwag niyong kalimutan din palang i-click yung notification bell para ma-update po kayo every time po na may upload ako na bago. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat.